Naisip mo na ba kung ano yung mga traits na nagustuhan niya sa'yo? Nababanggit niya ba sa'yo? O nasasabi niya o naikwento niya ba sa'yo kung ano-ano yung mga bagay na meron ka na talagang pumukaw sa atensyon niya? Kung alam mo kung ano-ano yung mga bagay na nagustuhan niya sa'yo, dapat alam mo rin kung ano-ano yung mga bagay na dapat mong iwasan para hindi siya ma-turn off sa'yo. At saktong-sakto naman tong video na ginawa natin ngayon para ma-inform ka kung ano-ano yung mga bagay na ayaw ng mga boys sa girls. Kaya kung interesado ka malaman kung ano-ano ang mga yan, tara, mag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opino. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pitong bagay na ayaw ng mga boys sa girls. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video at pakihit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. At ang unang-una sa listahan ng ayaw ng boys sa girls ay yung babaeng mabisyo. Siguro ang tatanungin natin sa 100 babae, sa 100 babaeng isa-survey natin, siguradong nasa top 5 list nila ng mga ugali ng mga lalaki na ayaw nila ay yung mga lalaking mabisyo. Kasi sino ba naman talagang tao ang magkakagusto sa isang tao na sobrang daming bisyo sa buhay, di ba? Kung ganun ang naiisip nyo sa mga kalalakihan, syempre ganun din ang iniisip ng mga kalalakihan sa mga kababaihan. Ayaw din ng mga lalaki ng mga babaeng mabisyo. Actually, girls, okay lang tumagay, syumat, uminom. Huwag mo lang sigurong araw-arawin. Yung tipong nakakalimutan mo na yung mga responsibilidad na dapat mong hinaharap. Dahil kung ang mga kababaihan ay ayaw nila ng mga partner na mabisyo dahil sa kung ano-anong rason, ganun din ang mga boys. Lalo na kung siya mismo, hindi niya ginagawa yun. At kung nakasanayan mo na yan, alam kong kaya mong alisin yan sa katawan mo. Siyempre, lahat tayo gusto natin ng healthy body, di ba? Kapag nasimulan mong alisin yan sa katawan mo, magsisimula yung progress ng pagiging bagong ikaw. At kapag nasimulan mo yan, hindi lang yung partner mo ang matutuwa sa progress na makikita niya sa'yo, kundi pati ikaw. Siguradong magugustuhan mo ang panibagong glow at panibagong chapter ng buhay mo. Kaya naman kung ayaw mo siyang ma-turn off sa'yo, yan ang unang bagay na dapat na iniiwasan mo. Okay, proceed tayo sa ikalawa. Ikalawang bagay na ayaw ng mga boys sa mga kababaihan ay yung mga babaeng maluho. I know, hindi lahat ng mga girls ay ganito. But for some na may ganitong traits at ayaw nilang umalis o mawala yung partner nilang lalaki sa kanila, o naghahanap ka ng paraan para magstay sa'yo ng mas matagal na panahon yung partner mo, yan ang bagay na dapat mong iiwasan. Yung pagiging maluho. Oo, kung mahal ka ng partner mo, ibibigay niya ang lahat na gugustuhin mo, di ba? Kasi gagawin ng partner mo ang pinaka-best niya at pinaka-deserve mong maramdaman dahil mahalaga ka para sa kanya. Pero lahat ng tao, kapatid, ay may limit. Kaya naman huwag mo nang hintayin na umabot pa kayo doon dahil hindi man niya aminin dahil mataas ang ego niya at gusto niyang magbida-bida sa'yo. Siguradong gusto rin niya sabihin sa'yo na nahihirapan din siyang ibigay lahat sa'yo. Ibigay lahat ng mga bagay na hinihingi. You deserve the best, but kailangan mo rin maiparamdam sa partner mo na he deserve the best from you also. Dahil kung magkakaroon kayo ng arrangement o pagkakaintindihan sa ganyang bagay, siguradong mas magtatagal ang inyong relasyon. Okay, present tayo sa ikatlo. Ikatlong bagay na ayaw ng mga boys sa mga kababaihan ay yung mga babaeng sobrang maingay. I know, this one hurts. Kasi some of you girls ay hindi nyo mapigilan yung damdamin nyo kapag dumating kayo sa punto na natitrigger kayo, di ba? Kasi oo, in some occasion, may intindihan ka ng partner mo dahil nga sobrang mahalaga ka para sa kanya. Siguradong gagawin niya yung best niya para intindihin ka sa kabila ng mga salita na nasasabi mo sa kanya, kahit hindi mo sinasadya o sinasadya mo man yung mga salita na gusto mong sabihin sa kanya. Pero paano kung umabot kayo sa sitwasyon na siya mismo stress at depressed na, tapos you keep on nagging? Paano kung napapadalas na yung pagiging nagger mo o
pagiging maingay mo. Siyempre, kahit ikaw ay nasa sitwasyon niya, lalo kang mawawalan ng gana sa karelasyon niya. Pinakamainam na gawin is to learn how to communicate with each other. Subukan niyong mag-usap ng may malihinahon na boses at pangmasinsinan para lalo kayong mas magkaintindihan. I know, nai-stress ka rin at nati-trigger. Pero kung gagawin mo rin yung best mo para mas magkaroon kayo ng clarity sa mga bagay-bagay, mas magiging mas maunawain ka, mas magiging mas mahinahon, siguradong mas magkakaintindihan kayong dalawa. Let me remind you, kapatid, na you don't need to win every argument if it means losing the one you love. Kasi mawawala ng silbi ang pagkapanalo mo sa bawat argumento kung yung taong mahal mo naman ay mawawala sa'yo. Okay? Proceed tayo sa ikaapat. Ikaapat na ayaw ng mga boys ay yung hindi niya na-feel na mahal mo siya. Lahat tayo gusto yung pakiramdam na may taong nagmamahal sa atin. Kaya once na may paramdam mo sa kanya na hindi na enough yung pagmamahal mo para sa kanya at hindi niya na maramdaman mula sa'yo na mahal mo siya, siguradong masisira at masisira kahit gaano pa katagal yung relasyon na pinagsasamahan yung dalawa. Sobrang sakit isipin, kapatid, na one of these days, no, biglang magigising na tayo sa isang araw na hindi na tayo mahal ng taong mahal natin. Oo, sigurado, iniisip nyo sa mga teleserye lang nangyayari to, sa mga Korean novela lang nangyayari yan. Pero in reality, kapatid, nangyayari yan. Maraming tao ang nakaka-experience ng ganyang pakiramdam, lalo na sa panahon ngayon. Kaya naman, para tuluyang makaiwas sa ganyang pakiramdam, sa ganyang pag-iisip natin na hindi na natin may isip na baka isang araw hindi na tayo mahal ng partner natin, iparamdam mo na sa kanya ngayon. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi mamaya, ngayon na mahal mo siya. Iparamdam mo na yan lahat ngayon. Dahil ayokong dumating ka sa sitwasyon na mararamdaman mo ang pagsisisi dahil huli na ang lahat. Okay, proceed tayo sa ikalima. Ikalimang bagay na ayaw ng mga boys na ginagawa ng mga kababaihan ay yung mga nandidikta. Matanong nga kita, kapatid, gusto mo ba ipakiramdam na dinidiktahan ka ng iba sa mga bagay na ayaw mo namang gawin? Pwede mong sabihin na maganda naman yung intention mo para naman sa ikabubuti niya yun. Pero para sa taong dinidiktahan mo, ang unang-unang nararamdaman niya ay hindi siya enough. Hindi enough yung effort at pagod na binibigay at pinapakita niya sa mga bagay na ginagawa niya para sa'yo. Yung pakiramdam na hindi pala sapat yung kaalaman niya, kaya kailangan mo pa siyang tulungan. Sobrang bigat nun sa damdamin ng mga kalalakihan dahil alam naman natin na ang mga kalalakihan ay mataas ang ego at siguradong ayaw na ayaw nilang nadidiktahan sila. Kasi kung ikaw mismo ayaw mo ng pakiramdam na dinidiktahan ka ng ibang tao sa mga bagay na gusto mong gawin o ayaw mong gawin, syempre, ganun din yung partner mong lalaki. Ayaw din niya na nadidiktahan. Kaya naman, let him do it on his own. Pero kung sa tingin mo nagiging stagnant na ang lahat, masyado na siyang kampante, masyado na siyang relax, wala na talagang nangyayari sa relasyon nyo kasi wala na siyang ginagawa at hindi na siya kumikilos, kailangan may paramdam mo sa kanya na hindi mo siya pinipilit sa mga bagay na gusto mong ipagawa sa kanya. Ipaliwanag mo sa kanya na yung bagay na gusto mong pinapagawa sa kanya ay makakabuti hindi lang para sa kanya kundi para sa relasyon na meron kayo. That way, mas magkakaroon kayo ng pagkakaintindihan sa pagsasama nyo at siguradong mas mapapatibay nito ang relasyon nyo. Okay, proceed tayo sa ika-anim na bagay na ayaw ng mga kalalakihan sa mga kababaihan ay yung mga babaeng hindi marunong mag-alaga. One of the greatest feeling na gustong-gustong nararamdaman ng mga kalalakihan ay yung pakiramdam na may taong mag-aalaga sa kanya. Sobra kasing sarap sa pakiramdam na may taong nagmamahal at nag-aalaga sa iyo. Yung pakiramdam na may susuporta at palaging nasa likod mo. Ganun yung masarap uwian sa araw-araw. Kaya naman, paano kung hindi mo na to nagagawa sa partner mo? Paano kung hindi mo na napaparamdam sa partner mo yung pag-aalaga na kailangan niyang maramdaman mula sa'yo? Siyempre, masasaktan yan. Kasi kahit ikaw yung nasa sitwasyon niya, hindi mo na nararamdaman na naaalagaan ka niya, for sure, masasaktan ka rin, di ba? Kaya naman, kapatid,
do your best na may paramdam mo sa kanya yung pag-aalaga na walang tinatangi at walang katulad. Dahil yun sigurado ang hinahanap ng lalaking kapartner mo. At yan ang isa sa mga bagay na gusto niyang maramdaman araw-araw. Okay, present tayo sa ikapito. Last but not least, ikapitong bagay na ayaw ng mga kalalakihan sa mga kababaihan ay yung mga babae hindi marunong mag-ayos at maglinis. Ikaw ba kapatid? Gusto mo ba yung taong dugyot? Hindi pong uwi ka sa bahay nyo tapos ikaw pa mag-aayos at maglilinis ng mga kalat sa bahay nyo dahil hindi niya kayang gawin o tinatamad siyang gawin. Siyempre, ayaw mo ng ganong pakiramdam. At garantisado, ayaw din ng partner mo na ganon yung pakiramdam niya kapag uuwi siya sa bahay niyo at makikita at makakasama ka niya, di ba? Kasi kung hindi ka maayos sa paligid mo, for sure, hindi mo rin kayang ayusin yung sarili mo at yung ugali mo. Kasi kung maayos ka sa paligid mo, siguradong magre-reflect yan sa pagkatao mo. Magre-reflect yan sa itsura at pangangatawan mo. Kaya kung ikaw, uwi ka sa bahay niyo na makikita mo yung asawa mo na maayos at malinis. Uwi ka sa bahay nyo na nare-relax ka dahil makikita mo yung paligid nyo na relaxing sa sobrang linis, di ba? Sobrang sarap ng pakiramdam nun at sobrang sarap umuwi ng madalas sa ganyang pakiramdam. At kung ganyan ang naipaparamdam mo sa partner mo, for sure, uuwian ka niyan palagi. Uuwi pa yan ng mas maaga. At yan kapatid, ang pitong bagay na dapat mong iwasan para hindi ma-turn off sa'yo ang lalaki. Kung may mga bagay ka pa na gustong idagdag, i-comment mo yan sa down section below. I will love to hear what you are thinking right now. Malay mo, yung mga idea na meron ka ay makatulong din sa iba. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Miss Marian Del Rosario. Stay safe po dyan palagi ma'am at ingat ka and stay strong palagi. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sa mga suporta at palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko, maraming salamat po sa palagi niyo panonood. Kung nagustuhan niyo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko. At pakishare niyo na rin po sa mga lovers niyo na nangangailangan ng ganitong tips, ideas, and advices para nakatulong na po kayo sa kanila. Nakatulong din po ako sa kanila. At ikaw, o ikaw, kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider liking this video. Malaking tulong to sa channel ko, kapatid. So, ayun na nga. Maraming salamat sa panonood. I will see you on my next vlog. Ingat ka dyan palagi. God bless. Peace. Whenever your heart is broken.